KB, kaya nauubos ang pera dito sa ATM na to eh. Nauubos ng tao to. Yan. Bro, tiran mo naman kami. Teka lang ha. Isang bag ko, isang bag pa. Teka lang, teka lang. Baka maubos yung laman ha. KB, kamusta naman kayo? Hello, what's good mga ka-KB? Ayan, punta lang tayo ng Argo. Kukunin ko lang yung in-order natin na microwave oven. Ayan, dito tayo ngayon sa loob. So, maganda ngayon walang pila. Ako lang yung tao. So ito, nakuha na natin siya. Hindi ko alam pa paano pala natin dadalhin to. Ang laki pala niya. Problema ngayon kung paano ko ito dadalhin. Laki. So yan, sunayin ko na lang dito sa bike kong microwave. So habang naglalakad, ayan, pinatong ko na sa bike. Medyo mabigat. Ayan mga KB, medyo marami-rami pa tayong ipapack up, no? Pero na-empty ko naman na yung iba. So yan, halos na-empty na yung mga ibang gamit natin. So, yan. Simulan na natin ang pag-hakot ng mga gamit. Medyo marami-rami pa to. Kapatos. May naliligaw pa dito. Kapatos din. Yan. So, yan. Simulan na natin. A few moments later. So, yan mga kakibi. Ito na yung mga gamit natin. Bababa lang natin yan para unti-unti na natin inilipat sa bago natin titirahan. So, mixed emotions din mga ka-KB, no? Nakakaano din pala yung sepang, di ba? Parang separation anxiety. So, syempre, kahit pa paano nakaalungkot na etong naging kwarto natin, itong naging bahay natin, sa halos mahigit isang taon, no? So, yan. Kailangan natin magpaalam. Yan. Pamayak pa ako, ha? Ah, taya. Madami pa tayong gagawin. So, samahan nyo ako sa ating paglilipat. Yan mga ka-KB, nakalipat na ako. And buti na lang, tinulungan ako ni Engineer Michael. Engineer, maraming salamat. Yan, napagkasya namin yung gamit dito sa kanyang Mini Cooper. Yan, grabe. Buti nakita kami ni Engineer Mike. Nakasalubong ko siya. Yan, tinulungan niya ako. Engineer, salamat ha. Salamat. So, yan mga ka-KB. Nakita nyo, dami nating gamit. No? Grabe, na-out natin yan. And ngayon, papainit tayo ng ulam. So, gamitin na natin itong ating microwave. Nagkain na rin pala ako. Dami kong gamit. And, sa weekend na natin ayusin yan. So ito, nagsaing na rin ako. Pan-dinner, tsaka baon bukas. Ay, may itlog. Yun. Yung ating initan ng tubig. Para makapagkape tayo pag umaga. At tsaka pag hapon. Kulay black actually. Ayan, sinisis ang ano nito eh. Sinisis ang pumili ng kulay. Ayan, black. Pati yung microwave. Ayan, gusto niya black. So, eto. Masunurin tayo eh. Ayan. Meron din tayong biniling mga mop. Ayan. Dalawa. Ayan. Isang pang bahay sa loob. Eto, pang ano to, toilet. Ayusin muna natin to. Dito na lang natin lagay itong mga kapatos. Ayan. Ayan.
So ayan mga AB, hindi na natin sila dyan. Hello! What's good mga ka-KB? And welcome back to my channel. And ayan, it's a brand new day, brand new vlog. And yun mga ka-KB, nakalipat na ako sa bago nating bahay na inuupahan. So, ano na to? Ano na ba? O Monday? Friday na ngayon. So, four nights na ako dito. And yun, hindi ko pa masyado naayos. Actually, maalat pa siya. No, medyo magulo pa din ng konti. Kaya ayun, samahan nyo ang mga ka-KB. At ano tayo, mag-ayos tayo ng bahay. Let's go! So yung mga ka-KB, ayan yung sopa natin na ayan, sopa set na binigay sa atin ni Ate Irma Heron. Ayan, thank you ulit Ate Irma. So, ayan, medyo nung naglipat kasi kami, nagbuhat kami, medyo maputik. Maulan. Kaya may mga putik-putik pa. So, dinisin muna natin. Ano ba to? Spray may tindig. Yun. Lumalabas natin ang tubig dito eh. May pinipindot eh. Meron ba? Yun. Dinis na tayo mga ka-KB. Ito yung pinto papuntang ano, Narnia. Ayan o. Ganda yung panahon ngayon, maaraw. Ayan. Ayan, araw siya. Ganda yung panahon. Hindi ko alam mga ka-KB kung paano aayusin. Kasi ito okay lang naman na matakpan tong ano, pinto. Kasi emergency door lang naman siya. Pero hindi ako magaling sa interior designing talaga eh. So, para alanganin. Dito kasi dapat planong ilagay yung TV. Yeah, kasi maganda din tong ano niya. View. Buksan natin tong blind. Para maliwanag. So, yan yung view, yung courtyard. So, hindi ko alam pa paano pwesto nitong sofa set natin eh. Tatlo kasi yan, meron pa dito. And suggest kayo, comment kayo mga ka-KB kung anong palagay nyo maganda. Saan natin nilalagay itong mahaba. Pwede rin siya doon. Tapos yung maliit dito. Pwede. Pero yung TV, natin lalagay kung saan, di natin alam kung saan lalagay. Okay, sana yung TV dito eh. Somewhere here. Ayan, bahala na. Atin siya, mga ka-KB, yung baka meron sa inyo na ano, magaling sa interior design. Ayan, comment nyo nga, suggest nyo ano magagawin dito. Ayan, tulungan nyo ako. Yan mga ka-KB, dumating na rin pala yung mga ibang IKEA products na in-order ng wife ko. No, actually, siya lahat nag-order nitong mga to. Siya yung mga nag-add to cart niyan. Ako na nagbayad dito. Ito mga in-order niya. Actually, hindi ko pa nakita tong mga to eh. Ano ba to? Parang floor mat. Floor mat yata to. Ito ay... bed. Ano to? Bed sheet. Ang cover ng ano, sa bed. Ayan. Tapos... pillowcase. Ayan, bumili din siya. Ano to? Okay. Bedsheet naman to. Ay JK. Sa kanyang kama. Ayan. Baba. Ito, ano to? Bumbilya. Ano to? Parang popcorn ah. Ano ba to? Okay.
ilaw, lampshade, yan. Ilaw siya. Okay. Ganda. And pillowcase ulit. Ano to? Hindi ko alam kung ano to eh. Parang tuwalya or ano ko. Ayun, chinelas ng wife ko. Ah, mga pamunas to. Mga basahan, paglinis. Basahan. Ganda naman basahan ito. Pwedeng bimpo ah. Huh? Pwedeng pamunas ng mukha ito ah. Basahan lang. At ito mga ano to, sampayan. Dalawa. Assembly natin mamaya. Actually, marami pang mga dapat bilhin dito sa ng mga gamit, no, dito, para dito sa bahay. And, unti-untiin natin, no, siguro, kada week at least, pag sumuweldo tayo, ma-abli tayo ng mga kailangan pa natin gamit. And yun, buti na lang talaga. Ang ganda ng binigay ni Ate Irma Heron. Binigyan niya kami ng sofa set. Tapos, may mga cabinet na rin na naibigay. Ayan. Maraming salamat ulit, Ate Irma. And God bless. Ayan. And ayusin natin to. Buhin natin. Tama-tama nakapaglaba na ako. Magagamit natin tong sampayan pag ano, magpapatuyo. Pwede naman siya. Maganda na rin. Tignan natin kung tapos na ilabahin natin. Ay, hindi pa. Lapit na. Patapon lang tayo ng basura. Mga recyclable. Mga karton naman yung tatapon natin eh. Dami pa nating mga dapat ligpitin. At mamaya, magluluto tayo mga baby. Luto tayo ng Adidas. Mag-aadobo tayo ng Adidas at Nike. Hindi. Baby squid. Adobo natin yung mamaya. Hindi pa tayo nakakapag ano, grocery. Makaya pwede natin kainin. Kamote la, di pa nalaga ito eh. Mangga pa tayo rito. Balatan na natin yan. Kakainin natin. Wala pa masyado laman yung rep. Ah, ano bang pwede dito? Ito. Naman na, yogurt. Yogurt tayo. Yan, medyo nakapagod din maglipat, no? Pero unti-untiin lang natin yan. Ayan mga kaibig, ito pala yung hallway. And, alam mo, natutuwa ako dito sa hallway namin. Nakita siya, parang hotel. Ano mo? O, di ba? Parang nasa hotel ka lang. Ang ganda. Ito naman yung, ito, yun, no? Liwanag, ah. Yun. Alam niyo mga ka-KB, talagang we are so, ano, so blessed lang din na nakuha natin tong bahay na to. Dahil ang ganda talaga niya, sobrang bago lahat. Kaya ano, talagang amoy bago. Talagang ang sarap niya, yung amoy, bagong pintura, bago lahat yung mga gamit, bago yung, as in bago talaga. Pati yung mga appliances, bago lahat. So, blessed tayo na ito yung na-tiyempo.
na tiyempo na nauha natin, no? Despite na mahirap kumuha talaga ng bahay dito. Pero, ayun, thankful tayo sa Lord na, ano, ito yung binigay niya sa atin. Yung sa price range, medyo, noong una talaga hindi namin kaya to, mataas siya. Pero nakakatuwa dahil, yung landlord ang nagsabi mismo na ibababa niya na lang sa ganito para sa amin mapunta, basta daw alagaan lang namin yung lugar. So, answered prayer talaga yon, mga KB, na pumasok doon sa budget, no? And sa next vlog natin, i-reveal ko pala kung magkano, no? Kung magkano yung rent dito, magkano yung dineposit namin, magkano yung advance. Sa next vlog natin, i-ano natin yan, kwentuhan natin yan, mga KB. Ito, mga ka-KB, tuwan-tuwa talaga ako dito every time na i-open ko yung ilaw dito, eh. You know? Parang hotel talaga, eh. Nakakatuwa. Ito yung papunta ng ano, courtyard natin. Ayan. Minsan mag-barbecue tayo dyan pagka-summer. Ayan, may Maltesers pa pala tayo dito. Kung pala nauubos to, ah. Ayan natin mamaya, ayan. Ayan, mga ka-KB, magluluto muna tayo, no? Menu natin for tonight ay yung adobo na baby squid tsaka yung adobong adidas. Ayan. Ayan, mga ka-KB, may ikikwento pala ako sa inyo, no? Alam nyo ba na ilang araw din, dalawang araw din yata na kinapa ko tong kalan na to, no? Mga kinilala ko tong lutuan na to. Dahil ang hirap pala pagka ano, medyo high-tech yung ano, lutuan. Eh alam mo naman tayo, hindi tayo sanay sa high-tech, eh, di ba? Ay, ang gamit natin, eh, yung sa Pilipinas. Ang lutuan namin, ano lang yun, eh. Yung parang natural lang, typical na kalan. Ito kasi lutuan na to, mga ka-KB. Meron siyang ano, parang ano, 50 picture, no? Na ang ginawa ko, syempre pag magluluto, ah, dahil dito, yung sa dati namin, dating tinitirahan ko, eh ano rin naman, electric stove, no? Kung ginagawa ko lang, pagka-switch mo doon, tapos pipihitin mo lang, tapos yun, di ba, iilaw na yan, eh. So yung kulay pula. So dito, ganun yung ginawa ko, pagka-switch ko, tinignan ko pa rito kasi ito parang touchscreen. Ganyan. So, ayun, pakita ko sa inyo. So, naka-KB, touchscreen siya. No? So, medyo mahirap i-figure out nung una. So, ito pala, may safety features pala ito, mga ka-KB. No? Pagka pinower on mo na doon, tapos ito, power on din dito. Select mo yung temperature. So, ito palang kalan na to, mga ka-KB. Kapag ka pala walang na-detect na kaldero or wala ang na-detect na something dito sa top, ayan, hindi siya iilaw. So, ganun pala to. Eh ako, ang ugali ko, mga ka-KB, pag inon ko, hinihintay ko muna umilaw bago ko ilagay yung kaldero. Eh ito, hindi tayo umilaw. Yun pala, hindi siya iilaw pag wala siyang na-detect na kaldero. So, naghihintayan kami ngayon. Kaya, ang tagal mo pinigure out. So, nalaman ko lang yun nung binasa ko yung manual. Ayan. So, ang hirap pala talaga pagka medyo mga high-tech. Ang hirap, ano,
i-figure out. Pero at least ngayon, yan, alam na natin. So ito na, nakapagluto na tayo. Ayan. Bigyan natin ng konting chili flakes para may anghang ng konti. Ayan, pwede na to. Isa. Alam mo pa natin. Bigyan na natin yung toyo niya. Tsaka yung suka. Adobong Kapampangan to, mga ka-KB. Manyaman. Takman natin. Pwede. Kanin na lang ulang, di pa pala ako nagkain. Kain muna tayo. Malambot na to, mga ka-KB, pwede na to. Medyo humihiwalay na yung ano eh. Ilaman sa buto. A few moments later. Good morning, mga ka-KB. And yung gagawin natin ngayon, i-set up ko lang tong ano, tong bed na diniliver sa atin noon pa. So, since weekend naman ngayon, wala tayong gagawin kundi magayos dito sa bahay. At isa dyan ay yung magayos natin ng bed. Ayan, lagyan natin din sa orto. Go! Yun mga ka-KB, naputol lang saglit yung pag-assemble natin ng bed dahil dumating dito yung nag-deliver ng furniture na nabili natin, dining set. Actually, parang chapsoy lang to. Kumbaga iba-iba, hindi naman siya talaga pares, no? Ano lang naman to nakuha natin, mga second hand na dining set. So, ito. Yun, finally may table na tayo after 1 week. Makakakain na ako na nakaupo. Ayan. So yung table, 50 pounds ang presyo niya. Tapos itong kuwan, 20 pounds yung ito. So ito, 25 pounds. Pero dahil mabait naman yung owner ng second hand furniture shop, binigay niya na sa akin to, bundle na siya, deal siya for 100 pounds na lang. So, pwede na, di ba? Dito namin siya pinasok sa back door kasi mas maluwag. So, yun. Buhatin ko na lang siya mamaya dun sa dining area. And, balik tayo sa taas. Ayusin natin ulit yung kama. Let's go! Yay! Finally mga ka-KB, ayan, na-assemble na natin yung bed. Nakalimutan ko lang yung bed sheet, nasa baba pa pala. So, kunin natin, kabit natin. So, ayan na siya. Yun. Ganda. So, ayan mga ka-KB, mga kalat natin. Ayusin muna natin. Open nga natin yung window para maliwanag. Blind. Yun. Ayan mga ka-KB, meron na tayong na-accomplish ngayong umaga, ngayong araw na to. Tatapon na natin itong mga kalat. And madami pa tayong gagawin. Tingnan natin to. Ayan. Lilipat pa natin itong mamaya. Set up natin sa dining area.
And madami pang kalat dun eh. So, yan, one at a time. Houston, we have a problem. And hindi natin pwedeng ipasok kung ano. Table, hindi siya akasya eh. Minag-ikot-ikot na natin. Pero hindi pa rin kasya. Ito 20 ano lang po. Ilang inches from 27 lang yata. So, ito ay 40 natin mga kayo. Hindi natin pa paano natin didiscarte yan to. Yun, so, kailangan muna tanggalin yung mga paanon. So, di-dismantle muna natin siya para may pasok. Kasi yung pinaka-table, masyadong wide. Hindi ka kasya dito sa hamba ng pinto. So, yun. Ganun na lang gagawin natin, mga baby. So ayan mga kakaibi, na-dismantle na natin. Balik lang natin siya. So nakita nyo gano'ng kadami yung kalat natin. Diba? So ayusin pa natin yan. Doon natin nalalagay yung table. Ayan. Ito, nabili ko to sa charity store kanina. Ayan, pinakita ko sa anak ko kung gusto niya. Ayan. So tuwan-tuwa siya, excited na siya. So ayan. Para merong garahe yung mga Hot Wheels niya. Ayan, nakita ko na sa charity store. Lilinisin lang natin ng konti. Yun. So yung mga baby, simulan na natin ng ano, pag-ayos naman dito sa dining table at dining area natin. Kaya nakita nyo medyo hindi siya ganun ka-spacious. Ayan, so doon ako nagluluto. Tapos ito na yung lababo. Ayan. Yun na yung kainan natin. Medyo ano lang, makalat pa talaga dahil hindi pa talaga tayo makapag-settle no, na maayos. Pero unti-unti natin yan, nagustin natin mga KB. So yan mga KB, na-install na natin or na-set up na pala yung dining table. So perfect naman siya dahil hindi siya masyadong kumain ng ano, ng space. No, tsaka tatlo lang naman din kami. No, yung wife ko tsaka yung anak ko. So yan, okay naman. Medyo makalat pa. Pero unti-unti mga ka-KB na ayos na natin. Yan, so habang isang ko, naglilinis-linis din ako. And yun, unti-unti na ano na natin yung mga kailangan. And finally, after 5 days, hindi na ako kakain na nakatayo. Dahil meron na akong upuan na table. Yun. At mga ka-KB, ito lang, may dumating kanina tayo mga bisita, no? Nagbigay ng wardrobe, yun. Kaling talaga ng Lord, no? Ang dami mga blessing, no? Mga ginagamit ng tao para ma-bless yung ibang tao. So, ito yung wardrobe na binigay sa atin. Ayan. Galing yan sa isang Pilipina na matagal na dito sa Cookstown, si Ate Luisa. Ayan. Shoutout Ate Luisa. Maraming salamat po. Binigay niya na napakagandang wardrobe. And shout out kay Kuya Mar Valderrama at kay Mar John Lebron na tumulong para mabuhat namin tong malaking wardrobe na to. And yun nga lang mga ka-KB, hindi ko siya maiyakyat, hindi namin maiyakyat kanina dahil dito medyo tumatama doon tapos malapad siya. So hindi namin may akyat, no? Sinukat ko anina gamit yung metro. So, ang gagawin ko, i-dismantle ko na lang ito mga kakaibi. No, papartihin natin.
Yan, tapos unti-unti kung part by part iakit ko sa taas. Doon ko na lang i-assemble. So, ganoon na lang yung mangyayari, no? So, yan. Ano pa na butcher tayo at hindi natin kayang partihin to. And, subukan natin. Baka bukas gawin natin. So, ayan, medyo talaga makalat pa rin dito. So, andyan pa yung mga ibang gamit. Ayan. Unti-unti na aayusin naman natin to. So, eto nga, meron pa tayong, ano bang tawag dito? Drawer. Ayan, napakaganda rin ng drawer, oh. Puti, tamang-tama dito sa bahay. Eto, galing naman to kay Ate Irma Heron. Ayan, binigay niya tong drawer kasama nitong sofa set, no? So, yakit natin tong drawer sa taas. At etong sofa, ayusin pa natin yan. So, ayan mga kakibi. Naikabit na natin tong bedsheet. Tsaka yung ating, ano, pillowcase, cover, at yung ating kama. Diyan na tayo matutulog ngayong gabi. Ayan, nakakatuwa. So, ayun mga kakibi, at grabe, no, medyo napagod tayo ngayong araw na to. Dami natin ginawa, pero nakakatuwa. At yung mga dapat natin gawin dito sa bahay na nilipatan natin, unti-unti mga kakibi, naayos naman na natin, no. So, maraming salamat pala sa mga tao na tumutulong, no, yung mga kasama natin dito sa trabaho, mga tumulong na sa paglilipat, yung mga nagbibigay ng mga gamit, ayan. So, shoutout din pala kay Wani sa family niya, tsaka kay Aisha na nagbigay ng ano, yung mga plato, tsaka mga mangkok, yan, isang set yan, binigay nila sa akin. Maraming salamat sa inyo, and maraming salamat ulit kay Ate Irma, and kay La Ate Luisa, na yung mga Pilipino dito na matatagal na sa Cookstown, talagang tumutulong sila dun sa mga kababayan natin, katrabaho natin na makatulad natin na naglilipat, nag-start ulit ng panibagong buhay kasama ang mga pamilya. Ayan. At maraming salamat sa inyo mga kakibing sa pagsama nyo sa akin, no? And siguro sa next vlog natin, i-vlog natin, i-topic natin kung paano nga ba maghanap ng bahay dito, lalo na sa mga kakibi natin na nagpa-plano na rin, no, na kunin yung kanilang mga family or yung mga gusto na rin na makakuha ng sarili nilang mga bahay na malilipatan. Ayan, i-vlog natin yan sa ating susunod, no, na episode. Alright, pero syempre, bago matapos yung ating vlog for today, di mawala yung ating shoutout, no. So, shoutout ko lang si Arwin Bellino. Yan, taga Portrush to. Dito lang din sa Northern Ireland. Butcher yan ng cattle. Ayan, shoutout sa'yo, Brother Arwin Bellino, at sa mga kakibi natin dyan sa Portrush, Northern Ireland. Shoutout din kay Chad Tresnor Puentes Tina. Ayan, na lagi nanonood. Ganon din kay Nonoy Lopez. Kay Christian Daniel Rivas, na palagi rin niyang nanonood at nagko-comment sa ating page, no. And shoutout din kay Mikay. Ayan, si Mikay, magti-training na rin niya ng slaughtering operation. Shoutout sa'yo, Mikay, galingan mo. Shoutout din kay Lucas Emir from Davao City. Ayan, shoutout din kay Ramon Junior Garcia. Ayan, ang ating new subscriber. Shoutout din kay Elgin Gonzaga. At kay Rai Mamalis. Ayan. And, yun nga pala, no. Nagulat ako, one time naglalakad ako. I was walking here at the town center, no, sa main street. And then, an Irish guy approached me and told me that he's watching my vlog. Ayan, kaya nag-i-English ako ngayon dahil sabi niya, if I can speak some more English. Ayan. So, yan, lagi pala siyang nanonood din ng mga vlogs ko, no. He's always watching. Jordan from Cookstown. Ayan, thank you,
my brother for always watching my vlog. Even most of the time you don't understand what I'm saying, but yeah, shout out to you, Jordan, and thank you for always watching my vlogs. And also another Irish boy from Cookstown, born and bred, Christopher, and who's working at Tesco, and also a brother in Christ. And Christopher, shout out to you, brother. Ayan. And mga AKB, kung hindi pa kayo naka-subscribe no sa ating channel, mag-subscribe na kayo at click niyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated kung meron tayong mga bagong vlogs, mga AKB. So yun, ako'y magpapahinga na rin muna. Ayan. At maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa akin, no? This has been your AKB na lagi nagpapaalala that whatever you do, do it for the glory of God. AKB out.